George, signal number 3 dyan sa kinaroroonan ninyo. Paki-describe mo nga sa amin ang nangyayari ngayon dyan, please. George. Bahagyang umulan ngayon, pero mula kaninang umaga, Alvin, ay alinsangan, kulimlim, at masakit pa nga sa balat yung sikat ng araw, kaya't lalong hindi mapalagay dahil literal na calm before the storm yung aming nararanasan kanina. Kaya lalo namang hindi mapalagay yung mga taga rito at patuloy ang paghahanda para sa pagdating ng bagyong Odette. Hindi tulad ng karaniwang araw, walang umaalis sa dumadaong na bangkang bumibiyahe sa isla ng Guimaras bago mag-alas 8 ng umaga araw ng Huwebes. Sabi ng kapitan ng bangka na si Rodolfo, sinabihan sila ng Coast Guard na bawal munang lumaot dahil may bagyo. Pati yung office namin, hindi kami piniyaga na magbiyahe. Pero kahit Miyerkules pa ng hapon, kinansela ang biyahe ng bangka. May mga tao pa ding naiwan sa ferry terminal ng Parola. Tulad ni Denrose na pauwi sana sa Guimaras matapos ipagamot ang anak sa ospital sa Iloilo. Wala naman kasi silang matutuluyan dito sa Iloilo. Dito kami nakatulog kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa kasi may signal number 2 daw tayo ngayon. Alas 12 ng tanghali nang magdeklara ng suspensyon ng klase sa eskwela, pati pasok sa opisina ng gobyerno at alinsunod sa executive order ni Mayor Jerry Trenas. Pwede nang magsara ng mas maaga ang bangko sa alas 2 ng hapon habang ang mga pribado negosyo naman binigyan laya na baguhin ang work arrangement sa araw na ito. Pero sa Kapitolyo, wala nang uwian ang mga emergency responders. Ayon kay Governor Arthur Defensor Jr., mula pa noong Martes, kinausap na nila ang Militar Police, DSWD, Electric Cooperative at National Food Authority bilang paghahanda sa parating na bagyo. Ayon kay GOG, kung di magbabago ang direksyon ng forecast ng PAGASA, salpok sa bagyo ang mga bayan sa Southern Iloilo. Based on the forecast, ang pwedeng tamaan dyan because southwest of Iloilo City ang nakalagay. So it can be Uton, Tigbawan, and down to Gimbal, Miagaw, Igbaras, Tubungan, and San Joaquin. Kaya naman naghahanda na ang bayan ng San Joaquin at ikinasa na ang mga gamit na kailangan sa landslide clearing. Ilang araw na ding nakamonitor sa bagyong Odette ang kanilang operation center. Kanina, natyempohan namin ang mga taga-munisipyo na nag-aanunsyo ng parating na kalamidad sa mga residente. Ayon sa Vice Mayor, madami silang ganitong barangay dito sa San Joaquin na nakalusong sa gilid ng dagat. Ito yung barangay Baybay. So, kanina narinig po natin nag-PA system po si CAP. Prepare na sila ngayon. May evacuation andun po sa fisheries po, sa San Joaquin School of Fisheries. Malapit lang po dito. Ang mga lalaki naman nagtulong-tulong na talian ang mga bubong ng bahay bilang paghahanda sa kalamidad na padating. Alvin, mula sa oras na ito, monitoring ang gagawin dahil sabi nga ni Mayor Ninfa Garin, pare-pareho silang babagyuhin dito sa Iloilo. Kaya sinabihan yung mga taga-munisipyo na huwag umasa sa rescue ng kabilang bayan o kaya kahit ng probinsya. Kaya mula alas 10 ngayong gabi ay continuous monitoring na hanggang dumating yung bagyong Odette at makalipas hanggang alas 10 ng umaga. Alvin. Maraming salamat, George Carino. Mag-ingat kayo dyan.